ano ang kalokohan bang tinutukoy mo sa set? At parang pinagsisisihan mo na idinipensa mo pa si G. Na manipula kami. Kami magic at milagro pa lang nangyayari. Between? Between G and P. Nakasira ka ng relationship ng mag-best friend. Di ko ba nakukonsensya nun? Di ba? Tapos mag-emote-emote ka na parang victim mo. Somehow ba feeling mo meron ka rin mali sa issue mo? Ay, hindi. Ikaw yung naka-agrabyado eh. Bakit sila Kuya Binoy? Si Robin Padilla. Oh, sorry nabanggit ko si Kuya Binoy, pero yun lang yung napansin ko. Para sa kanya yan, mode niya nang gamitin yung kaibigan ko. Tama na. Sa magtanong yung audience, ano ang kalokohan bang tinutukoy mo sa set na na-confirm mo na kalokohan niya? At parang pinagsisisihan mo na idinipensa mo pa si G, baby. Yun nga ano, lumabas, nag-leak din tong issue na to eh. Lumabas to nung time na yun eh, di ba? Na pinatay lang talaga nila yung balita. Yung mga magic, hindi ko alam yung details ha, pero may magic at milagro pa lang nangyayari. Between? Between G and P. So, alam mo yun, parang ako, I feel so ano, betrayed. Feel so betrayed. Kasi kaibigan ko rin yung, actually, kaibigan ko si P, pero hindi kasing close nung pagkakaibigan ko kay B. Naabutan ko yung, ano eh, pagsisimula nung mga yan eh. Mag-best friend din eh. Mag-best friend yan eh. Pero yung, ito pa yun, nakasira ka ng relationship ng mag-best friend na simula na nag-start sila ng showbiz, mag-ano nila. Hindi ko ba nakukonsensya nun? Di ba? Alam mo yun? Tapos, mag-emote-emote ka na parang victim mo ka. Okay. So, pinagsisisihan mo yun at hinihingi mo ng sorry, kay B. Kasi ano eh. So hiningi mo na sorry kay B dito o hiningi mo personal? Hindi ko, actually ang nakakatawa dyan sa kanya, ang dali niya nga, kahit hindi ka mag-sorry ng verbal, ang dali niya magpatawad. Ang dali, sobrang dali. Alam niya naman eh, alam niya naman na hindi namin sinadya na ipagtanggol kasi wala talaga kaming alam. Wala kaming alam. Hindi sa wala kay alam, ang alam niyo ay ito, tama? Oo, ang alam namin, ibang katotohanan. Iba pala yung nagaganap. So, alam mo yun. Buti nga ano eh, na-confirm niya. Kung hindi, hanggang ngayon, mukha kaming tanga lahat, di ba? So, sabi mo rito, how to apologize? But, hindi siya marunong mag-sorry. How to apologize? Hindi siya sa hindi marunong mag-sorry. Hindi siya marunong kung paano mag-sorry. Si G. Si G. Okay. Gayahin kita, ganito ka mag-sorry. May nagawa akong pagkakamali. Pero ikaw rin. Ganun siya. Kunwari, yan yung yan si G. Oh. Sorry Pero pareho naman tayong kamali. Ganun siya. Nanloko ko. Pero ikaw rin. Kailangan laging patas para justified. Alam mo yun, aminin mo lang yung sayo. Sinasabi ko nga, ano yung sinabi ko sa'yo kanina? Bakit to? Politics aside. Amogs, politics aside. Bakit sila Kuya Binoy? Si Robin Padilla. Sila Kuya Binoy. Hey Kuya. Bakit sila wala silang nakaaway na ex nila? Diba? Bakit wala? Bakit wala nagre-reklamo sa kanila bilang ex, nakarelasyon? Wala. Hanapin mo, wala. Kasi aminado sila sa mga pagkukulang, pagkakamali at kahinaan nila. Hindi sila nagmamalinis. Hindi sila nagtuturo kung sino may kasalanan. Kung tao lang yung pangyayari, dinimanda na siya ng pangyayari. Kasi laging sinisisi yung pangyayari. Di ba? Parang pasensya na sa nangyari, hindi ko gusto yung nangyari. Kung tao lang yan, idinimanda ka na nung nangyari. Kasi laging siya sinisisi mo. Yun yung sa akin, di ba? Sorry na banggit ko si Kuya Binoy, pero yun lang yung napansin ko. Bakit sila walang mga ex na galit sa kanila? Diba? Kasi nga, ano sila? Kaya nilang pangatawanan kung ano yung kahinaan, pagkukulang, at kung ano pa yung nagawa nila na mali. Hindi nila gina-justify. Alam mo yan, di ba, Mama? Doon ako believe. Kami, may karapatan kaming gawing joke yung ghosting. Kasi, naging ano na siya. Term na siya eh. Naging term. Oh, buwan mo nga ngayon eh. Ghost month eh, di ba? Tapos sa November ulit. Halloween. So, alam mo, bakit ka naman tawa? Grabe to si Jones. Sorry, pinapahama kita. Pero, alam mo yun, ibigay mo na sa kanya yun. Alam mong ikaw yung mali eh. Ibigay mo na sa kanya yun. Buti nga, ginagawa nilang biro eh. Ginagawa nilang biro. Walang sinasabi na ano. Masama sa'yo, di ba? So, sabi mo rito, uy, nagpakawala na siya ng mga bayarang troll. Yung bagong gawa lang yung account. No pic, no followers, following no one. Hehehe, pakawala ka pa, baka sakaling tuluyan ko ng matapon tong tsaan na hawak ko. Nasa isang drum din ito. Sorry, not sorry. Ano to?
tungkol pa rin sa kanya. Kasi yan nga, sinasabi ko, yung mga feeling nila nasa taas sila. Yung mga, ang tawag ko dyan, the untouchable. Feeling nila hindi sila pwedeng banggain kasi nakasandal sila sa pader. Tandaan nyo, hindi porket nakasandal kayo sa pader, kasing tibay kayo ng pader. Pag nabangga kayo, isat pa rin kayo. So huwag kayong mag-asal pader dahil hindi kayo pader. So, patungkol mo yun sa mga troll? Hindi, yung sa nagbabayad ng mga troll. Kasi ano eh, bigla na lang may mga naglitawang mga bagong account, alam mo yun, na parang, syempre, tinatry nilang sirain yung credibility ko, di ba? Na parang sawsawero ko, nandun ka ba? Gusto ko sagutin, kaso ayaw kumita sila eh. Yung sagutin na, hindi ka ba nagbabasa, nandun ako sa ano, sa set? Hindi ka ba nanood nung pelikula? Akala ko ba fan ka niya? Kaso hindi ko na sinagot, syempre. Kasi nga, kikita sila. Okay. Kaugnay niyan ay sabi mo rito, inaatake na ako ng mga paid trolls nila G&J, pero kahit kailan naman wala akong sinabing masama kay J. Which is, wala naman. Wala talaga. Okay. Sabihin niyo kasi yung pa-victim yung master na huwag manipulahin yung mga tao sa paligid niya at pag-away-awayin para lang mapagtakpan yung milagro na ginawa nila ni P sa set ng MPY. Pinagtanggol pa naman namin lahat siya kay B. Hindi kanan patuloy masira ang pamilya ng OMC, yung grupo ninyo. Pa-FO na eh. Friendship over. Friendship over. O, buti na isalba pa. Nyeta ka ay na-post. Yan yun, natapon na yung tasa. Yung drum natapon. Drum yun? Drum yun. Actually, ano eh, may natira pa doon sa drum eh. So kung patuloy ka magpapadala na sa akin, eh baka matapon ulit, di ba? Eh, when you say matapon ulit, mag-spill. Yung ano ulit. Spill the beans pa ng gano'n. Spill the tea. Yun kasi, tsa-tawag nila okay. Dyan eh. Wala bang chance na magkakaayos kayo ni Jean? Manggagaling sa kanya. At saka siyempre titingnan din namin kung sincere siya. Wag niya nang ano, wag niya na gawing public. Wag na siyang magpa-interview na naman ulit, 'di ba? Alam niya naman kung paano kami kontakin. Simple lang, sabi ko nga eh, kung sa simula't sa pool pa lang, inako niya na lahat at nag-sorry siya. Alam niya naman 'yung ginawa niya. Eh. Tapos na to by now. Wala nang ganitong issue to by now. O edi nakalkal ngayon ulit. Kasi ayaw niyang kumbaga man up, 'di ba? Man up. O, sasabihin nyo, magsuntukan na lang kami. Doon ba lagi ang ano? Sasuntukan ba lagi na uuwi? Hindi lagi sasuntukan yan. Sipsipan ng mata pwede, pero suntukan. Alam mo yun? Somehow ba, feeling mo, meron ka rin mali sa issue? Yun, yung kinampihan namin siya. Ayun. Yun yung mali ko. Itong pinost ko na to, hindi to mali. Ito yung me saying na tama na. Huwag mo na gamitin yung kaibigan ko. Every time na lang na may bagong show o ano, lagi na lang nakapasok yung issue na yun. Sabi nila, tinanong lang naman siya eh, pwede mo namang hindi sagutin eh. Para saan pa yung salitang no comment, di ba? Pwede mo namang hindi sagutin eh. Ba't mo ba sinagot? Siyempre, yung ibang sinasabi nila, bakit ikaw ang dakdak ng dakdak? Eh, hindi naman ikaw yung direct. Yung nagsabi nga, Harry Roque daw ako ni ano. Spokesperson ka. Sabi ko nga, yun lang magagawa ko. Para sa I have nothing else to offer sa mga kaibigan ko. And I guess yun din ang love language ko. Sabi ko, kahit sa'yo mangyari yan, ipagpapatayang kita. Sabi ko, kasi kilala kita. Kilala kita, kilala ko yung mga kaibigan ko. Kilala ko kung sino yung totoo or yung sino lang pinipeke ako. Madami yan eh. So, yung pag nagkita kayo, uy bro, long time no see. Punta ka naman sa bahay minsan. Para kinex mo ba ako? Napunta ako ng bahay? Ano yung mga ganyan? May mga ganyan eh. Mga lip service lang. Pero kayo, kahit matagal tayo hindi magkita or sometimes matagal na sa mga pangyayari, hindi makapag-usap. Pag nakita ulit, parang wala nagbago. Exactly. Parang kahapon lang magkasama tayo. Diba? And ako, sabi ko, sa'yo, kayla B, kayla A, kayla D, pati sila initials na rin. Thankful ako na ibinigay sila ng, hindi ako religyosong tao eh, kasi against ako sa organized religion. Pero naniniwala ako sa Diyos. At ang Diyos, nilalagay niya yung mga tamang tao sa buhay mo. At kapag merong maling tao sa buhay mo, ibubulong niya yan sa'yo. Na, alisin mo yan, mali yan, makakasama yan para sa'yo. So ngayon yung mga tao sa paligid ko, thankful ako na yung mga tamang tao yung nilagay niya. Meron din naman bumubulong na ikaw ang umalis dyan, hindi ikaw ang baggage. Oo, tama. Minsan, ano eh, kahit anong pilit mo ng chemistry, wala talaga eh, no? Na parang, parehas naman kayo na gusto nyo maging magkaibigan kayo, pero wala talaga eh. Parang, huwag na lang, baka sa ibang tao tayo. So, okay. Swerte ko sa mga kaibigan. Kasama ka na doon. Salamat. Salamat, Janice. So, anyway, actually, at a very young age, I'm 36 ka pa lang, pero meron ka mga, may wit ka, meron kang wisdom. Saan galing yun? Ewan ko.
Hindi ko alam kung related sa ADHD ko eh. Kasi mahilig ako sa libro, pero sabi ko nga sa'yo kanina, hindi ko kayang magbasa. Hindi ako makapag-focus magbasa. Alam ko nagbabasa ako, pero yung utak ko nasa ibang lugar. So, so matatapos ko so, yung isang chapter. Parang ganun. Natapos ko isang chapter nang hindi ko naintindihan yung sinabi ng isang buong chapter. So, nasolusyonan ko siya. Nag-audiobook ako. Yun, na-absorb ko yun pag-audiobook. Kailan mo na-discover yung na meron ka mental health issue? Una, 2018. Parang I just got out of a relationship. And then, feeling ko depressed ako. So, nagpunta ako ng psychiatrist. That was 2018. And then, nagpapa-check up ko for depression. Yun ang ina-expect ko. And then, may parang written test yan eh. Pakisagutan to. Gaya naman sa yung doktor bago niya ikaw parang i-evaluate. So, nung sinagutan ko, hindi ko alam na maliba dun sa pagsagot ko, tinitingnan niya kung paano ako umasal. Like kung nag-fidget ba ako, or galaw ako ng galaw, or kung paano kahawakan yung pen ko. Basta kung ano yung ginagalaw ko. And then, bago pa iabot sa kanya, sabi niya, feeling ko ADHD. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi nga, tinitingnan kita, habang sinasagutan mo, meron kang mga ginagawa na kilos ng may ADHD. Oo. Tapos, so ano yung mga ikinikilos mo na parang feeling niya ADHD? Yung upuan ko, hindi na nakaharap sa kanya pagkatapos ko sagutin yung ano. Okay. Pero yung upuan ko, walang gulong. Tapos, hindi ako tuloy-tuloy daw sumagot. Di ba yung iba, yun yung sinasabi ko sa'yo. Pag sinasagutan mo to, kaya mo mag-focus, sasagutan mo yun. Ako hindi. Sasagutan ko, makipagkwentuhan mo. And then, magsasagot ako ulit. Tapos makipagkwentuhan ako ulit. Yung attention ko hati-hati. Sabog ang attention mo. Kung gusto nyo ng salita nga, no, may pagkasabog, kalat-kalat. So, pati yung pagbabasa mo ng script sa teleserye man to o pelikula, paano? Ano na, pinapadala ko through email, tapos nilalagay ko sa text-to-speech na app, tapos pinapakinggan ko. Meron na namang Filipino accent sa text-to-speech. Okay, so... Gaano katagal ka nag-adjust sa ganyang proseso? Tagal din. Hanggang ngayon, nag-adjust pa rin ako. Kasi ang hirap minsan i-explain ng paulit-ulit sa mga tao. Like, isang araw okay ako, isang araw hindi ako okay. Alam mo yun. Isang araw, ganito ako makipag-usap. Isang araw, hindi ako lalabas buong araw sa kwarto. Noong 2018 mo lang na-discover na meron ka ADHD, bakit hindi nung bata ka, hindi siya na... detect. Sabi ko naman sa'yo, di ba, hindi naman ako mayaman. Tapos lumaki naman ako sa ibang era. Kalahati ng 80s at 90s. So, nung time na yon makulit ka lang. Pasaway ka lang. Hindi siya ganun ka ang... Big deal yun. Oo. Sa atin, nung time na yon hindi pa siya ganun ka laganap yung knowledge about it. Very, yung mga tao na... Very Filipino pa. Alam mo yun na... yan? Disiplinahin lang at ayos din yan. Okay. So, how do you deal with this mental health issue? Paano ginagawa mo? Kasi ako bumibilib ako sa iyo ah. Kasi nakakaya mo. Tapos yung mata mo, diretso sa mata ko. So may eye contact ka naman. May eye contact ako sa mga taong I trust. Actually, isa rin namin. Kapag alam ko hindi ko kakilala, hindi ko masyadong ina-eye contact. Pero like pero you. Pero sa salita ka. Diba, 90s pa lang, magkakilala na tayo. So, alam mo. So, ibig sabihin, pag may kausap, makaganong ka lang. Tapos sa salita ka, doon siya. Minsan titingin. Hindi ba ba? Pero, hindi ba ba? Yeah. Galing mo. Hindi ba ba? Hindi ba ba? Hindi ba ba? Okay. Pagka ganun, hindi mo siya pinagkakatiwala? Hindi pa. Kasi yan din yung isa sa mga natutunan ko. Mabilis akong magtiwala, di ba? Yung isa sa mga natutunan ko na wag. Kasi ma-exploit ka lang. So, doon sa mental health issues, meron ka rin depression? Isa siya sa mga symptoms of Paano mo na Nung una, naresetahan ako ng gamot, Brintellix, and para sa ADHD yung Concerta. Mababang dose lang naman. Pero ayoko kasi side effect eh. Merong mania na side effect na parang bilis uminit ng ulo mo, yung gano'n. Ayoko namang, kahit may... Hindi lang din. Kahit may alam kong may special needs ako when it comes to a special case na ADHD nga, ayokong ipakarga yon sa mga tao sa paligid ko. Sa akin yun eh. Ako dapat ang mag-deal doon, ako dapat yung mag-handle doon. Hindi ko dapat i-obliga yung ibang tao na kailangan natin intindihin si Janus kasi ganito. Hindi. Miski sa trabaho, kailangan itatry ko talaga yung pinaka-best ko to manage my ADHD. Okay, so itong mga nangyayari sa buhay mo, like meron kang mga mental health issue, posibleng yung mga bashers
gagamitin nila yung family. Para ibangga sa'yo. Kaya naman pala may pinagdadaanan. Kakaya ka. Ganyan ka magsalita. Ang dami na lang ginamit sa akin. Kaya naman pala mo sinisiraan si G dahil wala ka ng pera. Siguro napapautang ka nila B. Kaya ka ganyan. Yung puro tungkol sa pera. Meron pa nga. Tinawid na sa ano eh. Sa gender eh. Siguro bakla ka at hindi mo natikman yung ni G. Kaya ano. Yung ganun yung mga comment. Hinahanapan nga talaga ng ano. Butas. Ng butas. Eh, alam mo yun, yung sa akin naman, kung yun lang talaga yung pagkakakitaan nyo, o di sige, pero hindi kayo uubra sa akin, hindi kayo kikita sa akin. So, mabablock lang kayo, sayang lang. Eh, ngayon pa naman sa IG, ang dali mag-block. Block na isang account, lahat ng account under that account, block na yun lahat. So, kayo bahala, pagurin yung sarili nyo, di ba? Ikaw, hindi ka nai-stress doon, o nadi-depress pag nakakabasa ka ng mga ganun? Minsan, pero iisipin ko na lang minsan na ano eh. Papatulang mo pa ba ito? Diba? Papatulang mo pa ba ito? I mean, ito nga nakakatawa minsan sabihin sa'yo. Manahimik ka na lang, laos ka na kahit kailan hindi kasi sikat. Gusto ko sabihin na, binasa mo ba yung comment mo? Kung kahit kailan hindi ako sumikat, paano ko malalaos? Diba? Ang comment. Diba? Parang, meron pang isa. Kaibigan mo kasi kaya pinagtatanggol mo. Talagang pinost ko, sabi ko, alam mo namang kaaway ko pag tanggol ko. Tanga ka ba? Diba? Utak minsan yung mga nagko-comment. Isipin nyo naman, binabayaran kayo para maging troll. Pag-isipan nyo naman yung iko-comment. Diba? Since dinidepensa mo yung mga kaibigan, paano mo ididepensa naman si Janus Del Prado sa mga hindi nakakaunawa? Sa akin, ano, hindi ko naman kasi iniisip na may fans ako, may fandom ako. Ano. Haters, alam ko madami. Bashers. Kasi, alam mo nga, eh, masakit sa tenga ang katotohanan, di ba? Eh, ang sinasabi ko lang naman yung totoo. Sa akin, hindi ko kailangan i-depend sa sarili ko, sa kanila. Kung tingin nyo, ganun ako, tingin nyo, sawsawero ko, manggagamit ako. Eh di wow, di ba? O eh di, tingin nyo yan eh. Eh kung ikakaligaya nyo yan, di ba? Siguraduhin nyo lang na kaya nyo panindigan yung mga sinasabi nyo. Pero kung hate nyo ako, kayo yan eh. Di ko kayo utusan kung paano ang gusto nyong maramdaman towards sa akin, towards sa ibang tao. Pero huwag nyo siraan yung mga kaibigan ko. Kahit ako siraan nyo ako, okay. Huwag lang yung mga kaibigan ko. Kasi ako kilala ko sila. Kilala ko sila. And make sure may resibo kayo doon sa paninirang sinasabi nyo. And yung pagkakaroon mo ng mental health issue ay hiwalay doon sa friendship. Oo, oo. At kasi saka, baka yung iba mamimisinterpret. Pag ginamit nyo sa akin yan, kayo yung magmumukhang masama. Yung ginamit nyo lang yung ano eh, yung bakla ako at may crush ako kay G, kaya ako ganito, nagpuputak ako. Kayo na yung mukhang masama nun, homophobic kayo. Diba? So ibig sabihin, lahat ng bakla, yun ang habol. Diba? Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi na lilipad yung mga old Filipino ano, na gagawin yung pang insulto. Bakla. Actually, against nga ako na ginagamit nyo yung abnoy, tard, yung mga retard, ganyan. Against ako sa ganyan eh. Hindi ako natutuwa sa ganyan eh. Kung atakin nyo yung tao, atakin nyo yung tao. Huwag kayo gumamit ng kapansanan ng iba or gender identity ng iba para ipang-atake sa ibang tao kasi tingin nyo mali yung gano'n. Diba? Umayos kayo. I mean, traceable ang mga accounts. Maniwala kayo. Kahit dami account pa yan, traceable yan. Meron ba talagang mental health issue? Parang wala. Hindi mo ba mapapansin tuloy-tuloy ako magsalita? Ini-interrupt kita. Sarap na kwentuhan natin. Uh-oh. Actually, good to para sa mental health ko. Na may nakakausap ako. Hindi, di ba ganyan talaga? Oh. Kailangan lang may nakikinig. Yes. Huwag mo sila i-judge. Huwag mo sasabihin yung kaya mo yan. Huwag mo sasabihin yung pray ka lang. Kadalasan, kailangan mo lang ng makikinig. Tama ka. Tama ka sinabi mo una. Hindi mo kailangan ng mag-a-advise, ng magko-correct ng mga problema mo, magtatama ng mga problema mo. Kailangan mo lang ng alam mong nakikinig siya sa'yo, hindi yung naghihintay lang ng turn niya para magsalita. Pero, ngayong nailabas mo na, naibuga mo na, Janus, yung saloobin mo, anong pakiramdam? Sarap. Tatlong taon kong kinimkim yun eh. Na alam kong mali, na itinago namin, hindi namin inilabas talaga. Talagang pinatay yung issue eh. Na umabot talaga sa brink ng ano ha, friendship over ha. Tapos nakikita mo yung kaibigan mo na hindi ka nag-sorry, pero pinatawad ka na niya. Alam mo yun, yung ang asal niya sa'yo eh, very friends na kayo ulit kahit hindi kayo, uy, sorry ha. Tinawag ka namin, praning, ganyan. Alam mo yun? Believe ako, mental maturity nila sa bilang sila, bilang tao. Sabi ko nga, swerte ko eh. I mean, magkakaiba sila ng ugali ha, hindi pareho. Si A, si D, si B, si P, si Paolo. Si Paolo. Hindi nila pare-pare sa ugali. Pero alam mong legit yung pagkakaibigan.
Kita mo naman sa mukha ko, di ba, na medyo iyak ako kapag pinag-uusapan ko sila. Pag sinasabi ko yung tungkol sa kanila. Kasi ang swerte ko talaga. I have nothing to offer sa kanila back, but my friendship, my loyalty as a friend. And alam nilang ipagtatanggol ko sila. Pero kahanga sa iyo, Janus, eh, napaka-diretso mo magsalita. Sa iba, hindi ko nakikita. Paligoy-ligoy. Baka nag-iingat lang din sila makapanakit ng damdami, may nasaktan. Yeah, so, naintindihan ko yun. Ah. Baka may image na kailangan i-maintain, may mga endorsements. Oh. Alam mo yun. Naintindihan ko yun. Ikaw, wakape. Wala. Else. Sabi ko ngayon, kung wala ka namang career, walang masisirang career. Utak lang yan. Meron ka bang gustong ihingi ng sorry? Particular sa mga kaninong tao. Kung kanino. May kailangan ba akong ihingi ng sorry? Parang wala eh. Pero sa tingin ng iba na may idinamay pa daw ako na isa, yun yung nangyari. Yun yung totoo eh. And I guess, parehas lang sila ng level ng kasalanan doon. Diba? Hindi naman siya pinilit. Aware naman siya na boyfriend yun nung kaibigan niya. Kailangan ko pa bang ihingi ng sorry yan kung may nadamay na initials? Diba? Tingin ko wala akong dapat ihingi ng sorry regarding this issue. Pinaka-sorry na dapat ihingi ko talaga na i-verbal ko kay B. Kasi nung time na yon na kailangan-kailangan niya kami, kailangan na kailangan niya kami for answers kasi nga feeling niya baka nga na-running lang ako, wala kami para sa kanya. Hindi pa namin siya kinampihan. Di ba isipin mo yun, mga malapit na kaibigan mo, hindi naniniwala sa'yo. Ang kinakampihan yung hindi naman nila kaibigan. Pero doon mo rin makikita na hindi rin naman kami basta-basta na porket kaibigan namin, kakampihan namin. Since wala kaming, hindi namin alam yung tunay na nangyayari, nandun kami sa alam namin. So hindi rin totoo na porket kaibigan ko, kaya lagi kong pinagtatanggol, kinakampihan, hindi ganun. Inaalam din naman muna namin kung tama ba o mali. Pero syempre, alam mo yun, kaibigan yan eh. Magtaka ka kung ba't di ka pinagtatanggol ng mga kaibigan mo, G. Ang dami mong kaibigan, di ka pinagtatanggol. Ever since pumutok yung issue, hindi ka pinagtatanggol. Doon ka magtaka. Diba? Tanungin mo sila. Pati niyo ako pinagtatanggol. Bakit si Sao Sawero pinagtatanggol yun? Anong na-realize mo or natutunan mo sa issue ito? Ngayon, wag ka basta-basta magtitiwala. Don't take anything at face value. Na hindi porket mabait yung pakikitungo sa'yo. Genuine, ganun. Huwag ka matakot. Alam mo, nasa tama ka. Huwag ka matakot. Anong gusto mo sabihin kay Janus? Siguro, kung mag-alala, huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba sa'yo. Huwag mong hayaang i-define ganung ibang tao, na ganito ka, ganyan ka. Hayaan mo sila na yun yung opinion nila, pero i-define, tatanggapin mo na ikaw yun. Huwag. Mas kilala mo yung sarili mo kaysa kanila. Kung alam mong ikaw yan, huwag mong i-tweak o i-adjust yung karakter mo o yung ugali mo kung hindi ka naman masamang tao. I-adjust mo just to fit in. Ginawa tayo ng Diyos not to fit in but to stand out. Di ba? Bakit ba natin tinatry lagi to fit in? So, Janus, wag. Ilalagay ng Diyos yung mga tamang tao sa buhay mo. Tingnan mo yan. Di ba? Tayo. Ikaw, sobrang na-miss kita. Sila B, okay. Sila A. Grabe, as in talagang pag iniisip ko minsan, kapag iniisip ko na bakit kaya ganito, bakit ganyan. Ay ko, pero hindi. Pag tinignan mo yung ibang aspeto ng buhay mo, swerte mo eh. Yung iba, sabihin natin, sika, di nawawala ng project, tuloy-tuloy project, ganyan. Pero pag tinignan mo yung mga kaibigan nila, which is kilala mo rin, nakadikit lang sa kanila dahil nga sikat sila, naaambunan sila. Pero pag nakatalikod na, sinihiraan din naman sila. At hindi mo naman siniraan si Jay? Hindi talaga. Meron ka bang message kay Jay? Wala. Ang masasabi ko lang is, okay, hindi ko na rin papangalanan, ha? Pero sobrang naging mabait sa akin ng AirPods niya. Yun na lang yung basihan ko. Kahit sabihin natin magsalita siya ng something in defense of G, tatanggapin ko yun. Dahil sobrang taas ng respeto ko sa AirPods niya. May picture pa kami. Naalala yung Magnatech? Tawad ng dati, di ba yung Tropical? Uso yung G.I. Joe dati. So kasama-sama pala ako kay AirPods na yung nakamotor-motor siya. Sikat na sikat nun yung AirPods niya. Sobrang... Yun ang tinitingnan mo? Oo, pag nakikita ko yung natutuwa ako. Kasi never ako nakaramdam sa tatay niya ng ano, na artista ako, senior mo ako. Hindi mo ako pwede kausapin ng ganyan. Mga kabiruan ko lang, mga kasabay ako. Hindi, pag nakabiruan mo yun, nakakatawa nga eh. Kung magkakasama kami, yung AirPods niya, ako si DJ. Akala mo, magkakaedad kami. Kasi yung magbiruan kami, akala mo, sabay-sabay kami pumasok sa industry. Eh. Kaya nga pag nakakadinig ako ng mga mas sa mga ano doon sa tatay niya, nalulungkot ako. Kasi yung pakikitungo sa akin ng tatay niya, simulat sa pool, sobrang ganda. Ito lang yung opinion ko. Never niya ako tinratong masama. Janus, ito bang ano, iniyakan mo? Itong issue? Hindi. Nanggigil ako. Hindi dahil dun sa pambabash. Nanggigil ako dun sa justification and manipulation. Parang bumalik uli yung betrayal na ginawa dati kasi hanggang ngayon ginagawa niya pa rin. Nang manipulate pa rin siya ng mga tao. Tama na. Ano yan? Tama na.
kung talagang itiwala ka naman sa influence mo as an actor, eh, hindi mo na kailangang buksan ng buksan yung issue na yun. Actually, alam mo, huwag ka na rin mag-sorry sa kanya. Napatawad ka na niya. Ako na lang itong ano, naiinis kasi parang ang pinapalabas mo, hindi siya marunong magpatawad. Yung pagkakasabi mo, nung huling interview mo, parang siya pa yung hindi marunong magpatawad. Sabi ko nga sa'yo eh, hindi ako nag-sorry, napatawad ako. Kasi may balik naman eh. Tinan mo lahat ng blessings na dumating dun sa buhay ng kaibigan ko. Diba? Magandang kontrata. Tapos, bagong love life. Na talagang inano niya pa talaga, parang tagari naman ni Boylet eh. Talagang parang dumaan siya sa audition. Siyempre, medyo nagkaroon na ng trust issues yung kaibigan ko, diba? Sabi niya, sige, tingnan natin. Diba, bago tayo maging, kumbaga eh, Facebook official, tingnan muna natin. Ang saya niya. Genuinely masaya. Para so, tontoa. Yeah. Okay. So, paano mo may i-describe yung CD na current DB? Hindi ko pa siya ganun kakilala. Pero yung first impression ko sa... Nakatrabaho ko na siya eh. Nung nakausap ko na siya ng more, ano, mature siya for his age. And ano yung term na ginamit ko kanina? May class siya. May class siya, makitungo. Ang galing. Kung ako bargas, kabaligtaran lang. Siya very classy. Halatang maganda pagpapalaki. Hindi mayabang. Yun lang maano. Pero hindi rin naman kikimikime. Kaya niyang pag-hold ng conversation. Pero hindi ko pa kasi siya ganun kakilala eh. Wala pa kami pinagdadaanan bilang ano. So hindi pa ako makakapag... Hindi, yung bait-bait niya. Hindi ako ganun. Hindi ako plastic. Pero ito yung first impressions ko sa kanya. Matino siyang tao. At ang importante, mahal niyo kaibigan. Wala ka naman banta sa kanya or ano? Wala. Bilin? Wala. Wala. Hindi ako ganun. Hanggat wala kang ginagawang masama, bahala kayo, relasyon niyo yan. Hanggat wala kang ginagawang masama, magre-react lang ako kapag ano. Tuloy mo lang yan, ang ganda nung nadudulot mo sa kaibigan namin. Hindi ako mangingialam, tuloy mo lang ano ginagawa. Ang sarap niyan. Pag nakikita ko nga sila, pinanood ko yung vlog, parang ako rin, parang gusto ko ma-inlove ulit. Ah. Pero pag na lang. Pero parang ako nanonood ng rom-com. Ayun, ganyan. Sweet eh, grabe. Anong lesson ng pwede mong i-impart sa kanila? Tungkol sa issue, tungkol sa pinagdadaanan. Ako hindi ko naman iniisip na may pinagdadaanan ako eh. Yun sa akin lang, siguro ang dapat natin matutunan dito eh. Be mindful sa mga taong pwede nating masagasaan dahil sa mga actions natin. Huwag babara-bara na wala kang pakialam basta makuha mo yung gusto mo, may matatapakan ka o ano. Be mindful kasi ikaw na nga rin nagsabi, maliit lang ang mundo, mas maliit pa ang mundo ng showbiz. So, magkikita at magkikita tayo. So gusto mo ba yun, may kaaway ka? Ako, okay lang. Pero ikaw, kinakausap kita, gusto mo ba yun, madaming may ayaw sa'yo? Biruin mo yung isang ex mo, tinanggihan yung show dahil sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, kailangan mo na tingnan yung sarili mo. So, sa mga tao, be mindful. Walang sikreto na hindi nabubunyag. Walang baho na hindi umaalingasaw. So, kapag napuno yung mga tao, kagaya nangyari sa akin, napuno lang naman ako eh. Tahimik ako, pero napuno ako nung napanood ko yung interview. Ayun, ginusto mo yan. Sabi nga nila, di ba? Huwag kang iinom ng soft drinks na hindi ka handang maitapon. Kasi pwede mong mabitawan yan. Di pag tumapon, di kala, messy. Di ba? So, yan yung sa isyong yan. Sa ngayon, last ko na yan. Huwag na lang niya talaga nga ano yung iliw kaibigan. Masaya na eh. Kala ko ba masaya ka rin, di ba? Hindi, I mean, yun lang yung sa akin, sabi ko naman sa'yo. Napakabilis ko magbitaw ng ganit. Ano lang yan, pero pagdating sa kaibigan, ang tagal, minsan talaga. Yan ang meaning sa'yo ng friendship, true friendship, Janus. Anyway, thank you so much, Janus. Sana ay tuloy-tuloy mo lang ang pakikipagkaibigan mo ng tapat at wagas. Dahil kahit ako naman, matagal ka hindi nagkita. Pero magkita ka, parang kayong mga siraul. Parang kahapon lang magkasama tayo.